What's up mga karabit, ayun. So, super warm update lang tayo. Tapos, ayun, papasilip ko lang sa inyo yung mga iba ko, yung iba ko pang alaga dito bukod sa rabbit, guinea pig. So, meron din akong mga binibreed na guppy. Yung yellow, ano ba yun? Pungi ba to? Kalimutan ko yung pangalan, yung breed. At, ayan. Tapos, nandito yung mga danyo natin na pink tsaka green. Tapos yung black Moscow, nandito na sila. Medyo dumadami na yung black Moscow ko. Tapos, ayan. Nakalimutan ko yung breed nitong mga to. Mga strain ng iba kong isda. Ayan. So, bago lang to. Trio sana yan, kaso nga lang yun, namatay yung isang babae. Eh, meron na silang mga fry. Tapos, ito na yung anak nung bago namin breed, strain ng guppy. Yung yellow pungi ba yun? Ayan. So, nasa 28 yung fry nila. So, ito yung nanay. Ito yung nanay niyan, tapos tatay. Ayan, ang ganda. Tapos yung iba nandito nga. So medyo makalat lang. Pasensyahan nyo na. Tapos ito nga yung mga fry nung gurami ko. Yung 3-spot gurami. Tapos meron din tayong Himalayan box turtle. Ayan, dalawa. Tapos dito naman sa tab. Yung iba ko pang guppy. Tapos sa kabila naman, nandito yung mga honey gurami, koi, tsaka yung feeder na goldfish, tsaka yung 3-spot gurami, blue gurami, nandito rin sila. Ayan yung koi ko, malaki na rin siya. Ayan. Bilis nilang lumaki. Tapos ito pa nga pala. Ito naman yung iba kong aqua plant. Tapos nilagyan ko rin ng guppy. Guppy sa loob. So yun, pasok na nga tayo sa loob. Papakita ko sa inyo yung mga superworm natin. Tapos beetle. So yun, nailipat ko na nga pala sila mga rabbit sa mas malaking lalagyan. Ayan, ito yung mga beetle natin. Ayan. So, mas malaki ito. Tapos, nandito naman yung mga worm ko. Ayan. Medyo malalaki na rin sila. Ayan, dami oh. So, meron naman tayong pangbenta. So, last month, naubusan ako ng pangbenta. Kaya, ayun. Naisipan ko nga magdagdag ng breeder kasi ang dami sa akin nakuha. Mga pet shop, ganun. Tapos, kinagandaan sa superworm kasi hindi ka masyadong pagod. Kasi hayaan mo lang silang nakaganyan. Wala kang gagawin. Yun, ang gagawin mo nga lang is lalagyan mo siya ng mga prutas, balat ng saging. So, ganun lang. Wala ka masyado talaga gagawin. Wala kang effort. Tapos, ayan. Meron tayong trigo dito. Tapos, pagdating naman dito sa trigo, hindi siya magastos kasi yung 1 kilo kung maabot ng 2 months minsan, ganun. Ako, tita, ang kunin mo. Tapos, ayun. Meron na rin tayong magna dap niya. Ayan sila. So, nagsimula pa lang ako mag-culture ng magna-dap niya, mga karabit. So, ito yung live food para sa mga isda ko. Ayan. So, ito nga yung mga pupa natin. Sila. Tapos meron pa tayo dito mga karagi. Ayan. So karamihan sa kanila yung mga pupa na. And ayun, nag-upgrade na rin tayo ng lalagyan. Hindi na sila sa
sa bottle ng soft drinks. 1, 2, 3, 4. So nasa 20 pieces to. Plus ito. So, halos karamihan mga piyo pa na sila. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18. So, 26 to lahat plus yung nandito. Galing. Tapos, ayan, meron na tayo ulit na naging beetle. So, ilalagay ko na to doon. Oops. Ilalagay ko na to doon sa ano natin, sa lalagyan. Eh so nilabas ko nga sila kasi para mas maliwanag. Ayan, so yun napansin ko lang mga karabit. So, kung if ever man na gusto nyo rin mag-breed ng mga superworm, so, mas ma... Ano ba yun? Tama ba yung mas... Medyo mainit yung temperature, mas mabilis silang mag-evolve. Katulad nga nito na kulob, tas medyo may mga butas-butas lang sila. Minsan, umabot lang ng 7 days, nagiging pupa na yung worm. So, ganun kabilis. Tapos yung iba na naka-open, since nga dito ko lang nilagay, hindi ko siya nilagay sa box. Umabot ng 14 days bago siya naging pupa. Kaya yun, nag-try ako bumili nito. So, kasi mura lang naman siya. Nasa 40 pesos yung ganito. Tapos 50 pieces na siya. So, madami na siya. Tapos mura pa. Kaya yun, tinry ko siya. So, yun nga, 7 days lang. Kasi nilagyan ko yan ng date. 10/25/2021. Tapos after 7 days, naging pupa na yung karamihan. Tapos ito, yung iba, na nakalagay dun sa ano ng coke. So matagal, kasi nga gawa rin siguro ng hindi ko siya nilagay sa box. Kasi dati, kung matatandaan nyo, nilagay ko siya sa box. Kaya medyo mainit ng konti yung temperature. Kaya yung iba, hindi pa sila nag-C-shape. Oh. Pero, kakunti lang naman na yung uod pa. So, karamihan talaga ay pupa na. Ito, hindi pa siya nagta-transform. Hindi ako sigurado kung nagiging pupa siya. Pati itong isa. So, ito hindi ako sigurado kung magiging pupa siya. Kasi ilang araw na siyang ganito. And ito nga na naging beetle na natin ay ilalagay na natin dito. Para after ilang linggo na naging color black na sila ay magsisimula na silang mangitlog. Ayan. So, open na nga natin. Ayan. Lalakihin na natin siya. So, yun nga. Katulad nga nung dati. Mga after 1 week na naging black, magsimula na yung mag-lay ng eggs. Tapos ito pang isa. Ayun. So, nasa ano na ata to, nasa 17 pieces na beetle. Kasi yung dati, nasa 22 pieces sila. Yung iba na wala, kinain ata ng butik yung mga karabit. Kaya yun, kumonti yung production ko dito. Kaya yun, nag-breed ulit ako. Para mas madami. Kasi minsan may nag-order sa amin na 500 pieces, tapos yung iba ng 400 pieces. Kaya minsan nasa-short kami sa worm. Kaya yun, nagdagdag na nga tayo para hindi na tayo ma-short mga karabit.
bukod sa hindi ka masyadong pagod sa pag-aalaga, ano, tipid din siya, hindi siya magastos sa pagkain. Ayan. Ayun, sa interested mag-breed ng worms, so meron tayong video nito. So, ilalagay ko na lang siya sa taas. So, check nyo na lang mga karabit. At hanggang dito na nga lang mga karabit. Vlog natin, yung super worm update natin. And I hope na nag-enjoy kayo sa vlog natin for today. At see you next vlog.